And that's mga ka-blessed, isa po sa mga challenges po natin ngayon dito sa site na to is wala po tayong vacant lot katabi po ng na mismong site po natin, kasi dito po meron po apartment, tapos sa kabilang side naman po meron pong meron din pong bahay. Yeah, tapos sa harapan po meron din pong bahay dito, so wala po tayong vacant lot talaga. Ito po yung kulay na ng mga tiles na pinili po natin dito, yung mga tile design parang marble po siya na kulay gray. Yan yung posing mga walls po natin is kulay puti. Yan, natras po ako dito para makita niyo po siya. Yan, yung mga gutter po pala natin dito kulay dark gray po. Yan, pati po yung roofing po natin kulay dark gray din po. Magpalang araw po mga ka-blessed, nandito po tayo ngayon sa site po natin sa Apalit. Yeah, mag-check po tayo ng update ngayon. Date po natin is November 8. Ayan, para makita po natin yung progress po dito. Ayan, punta po muna tayo dito sa may existing structure. Ayan, nakapag-start na po yung demolition nila sa kabila po muna. Tapos yung roofing po nito, na-start na po nilang tanggalin. Pati yung garahe dito. Yan, meron po dating bubong dito. So, natanggal na po yung portion dito. Tapos, natanggal na po yung bubong sa may itaas. Nakapag-start na rin po sila mag-fabricate ng mga poste po natin. Para mga bakal para sa poste. Check po natin yung loob. Tapos, ito po palang bahay. Ito po palang apartment to. Naka-slab po yung itaas niya. Yan o. Slab po siya, tapos meron po siyang storage sa itaas. So, na-start na pong alisin yung mga partition dito. Yan, kasi po gigibayin po lahat to. I-clear po lahat to. Kasi nag-start na po silang maghukay. Check po natin mamaya sa kabila. Yan o, start na rin po alisin yung dito. Ay, meron po kasing space po tayo dito. Meron po tayong 1 meter na space dito sa likod. Tapos meron din po space sa may gilid. Yan yung kabila po. Kabilang structure. Yan, kabilang bahay po. Naka-firewall na po siya. Ikot po tayo sa kabila para makita nyo. Yan, dito naman po tayo sa kabilang lot para makita po natin ongoing na po yung paghukay po nila. Yan, mga team abroad. Mga boys, ano balita? Ayan na. Team abroad po. Yan, dito po sila nag-stay. Dito sila umuwi. Kasi yung pong mga workers po natin dito, mostly po sa Tarlac area po sila. Sila din po yung nagtrabaho sa project po natin sa Mayapalit. Yung two-story doon, yung kay Ma'am Dana. So, sila rin po yung magtatrabaho dito. Yan, so, ongoing po yung pagpa-fabricate po nila mga bakal para sa poste. Pati po yung pagkukay dito, ongoing na rin. Yan, nag-start na po silang magkukay. Yan, ito po yung unang poste po natin sa harap, pinakaharapan. Yan, well, ito po yung wall po ng bahay niyan dito. Diretso po doon. Start pa lang po yung pag-ukay. Tapos may mga construction debris na po dito na nadatnan po namin. Yan, so gagamitin po yan para po pantambak. Kasi i-elevate po natin yung bahay po niyan. Yung finished flooring po niyan, naka-elevate po siya. Para in case po tumaas yung tubig, at least po mataas pa rin po yung elevation ng bahay dito.
Yan, tapos ng portion po na to, yan, dyan po ipapwesto yung hagdan po natin, paakyat. Yan po palang bubong dito, natanggal na. Meron po kasi siyang bubong dati dito. So may portion na to, so, natanggal na po. Yan, ito pong portion po na to, ito po yung pinaka-barracks po ng mga boys. Yan, dito po sila natutulog. Kasi medyo malayo po kung mag-uwi yan po sila sana sa Tarlac. Nandas mga ka-blessed, isa po sa mga challenges po natin ngayon dito sa site na to is wala po tayong vacant lot katabi po ng ano mismong site po natin, kasi dito po meron po apartment, tapos sa kabilang side naman po meron din pong bahay. Yeah, tapos harapan po meron din pong bahay dito, so wala po tayong vacant lot talaga na paglalagyan po ng mga materials. Meron man po pero very limited lang. Yan, itong portion po na to, meron din po space dito, so pwede po maglagay ng mga gamit dyan. Tapos yung graba po niyan at saka buhangin, hindi po pwedeng maramihan yung pag-order po natin. Per portion lang po yung pag-order po natin dyan. Mini dump lang po yung pwede natin na pwede natin orderin dito. Hindi siya pwedeng buong isang buong dump truck. Halimbawa po yung buhangin, hindi siya pwedeng buong isang buong dump truck yung orderin po natin, kasi mapupuno po yung daan dito. So hindi siya pwede. Kailangan meron pa rin pong matirang space dito para madaanan po ng mga sasakyan. So yung pag-order po natin na buhangin po niyan, per mini dump truck lang po. Yan, para po hindi po sakupin yung buong daan. Although mas mataas po yung expense noon, pero yun po yung hila po yung pwede. Yan, pwede po yung sa graba po niyan. Hindi siya pwedeng minsanan. Eh, pero itong stage lang po niyan ng construction natin yung pinakamahirap. Kasi nga po nagtatayo pa po tayo ng mga poste, tatayo pa po tayo ng mga columns. Yeah, pero once na na-start na po, natayo na po yung mga columns po natin, and magkakaroon na po tayo ng enough space po sa loob po ng mismong site natin. Yeah, so konting tiis-tiis lang po niyan sa mga boys. Although mahirap po yung trabaho ngayon dito sa site po natin na to. Compared po sa ibang mga sites, sa ibang sites po kasi wala po tayong problema sa spacing. May mga vacant lot po nakatabi yung mga sites po natin, pero hindi po, hindi siya. So very tight po yung spacing natin, pero kakayanin naman po. So at the moment, yan po yung mga pinaka huling update po natin sa site po natin sa may Apalit. Yan, check po natin yung ibang site. Na mga ka-blessed, nandito naman po tayo ngayon sa site po natin sa Nueva Ecija. Yan, mag-check po tayo ng update dito. Yan, so ongoing na po yung pag-aayos po natin ng tindahan. Yan, dito po tayo ngayon sa may pinakaharapan. Yan, so ongoing na po yung pag-roofing po natin. So inalis po natin lahat po ng na-start na roofing po dito. Kasi meron na po siyang roofing before. Hindi ko lang siya napakita sa video. May manilagay na po silang bakal dito, pero inalis po natin lahat yon. So nag-start po tayo from scratch ulit sa roofing po natin. Yan, tapos nakapaglagay na po tayo ng canopy sa may harapan. Yan. Tapos bali yung store po niya na to, ma-open po yung dito. Bali aalisin po yung wall na to. So magiging open po niya niyan. Yan po yung request po ng mga client po natin. Bali aalisin po yung wall na to, bali open po niyan yung magtitindahan po nila. Alam ko po parang feeds po yata yung titinda po nila dito. So naka-open po yan. Tapos papasementuhan po yung dito. Tapos yan, meron po siyang canopy sa may harapan. Tapos ito pong poste na to, para po yun sa kuryente, papalipat po namin dito. Kasi nasa ano po siya, nasa may side po yung kuryente nila. Nasa side. At sa mangyari po niyan, ilipat po natin siya dito sa poste na to. And tapos napalitadahan na rin po yun dito sa may gilid ng tindahan. Yan, so paslo po yung patalikod yung
elevation po ng roofing po natin dito. Pwede yung banyo po niya sa pinakadulo po siya. May banyo po doon. Ano? Yan, so si Tenyente po yung naglalagay ng poste natin. Yan o, tuwid na tuwid. Tuwid na tuwid, no, Tenyente? Yan o, nakatansi. Yan, taas na si Pepo yung nag-upong po natin. Yan. Team abroad. Yan, tapos yung nag-finish po natin. Yan o, team abroad. Yan. May dala po tayo na, ano, ng mga pintura. Yan. Oh sir, abor ba may gusto mong batiin sir? Binabati ko lahat po ng sumusuporta sa lahat ng Blessed Builder. Yan, builders. Yan, tsaka may pabigas po tayo. Ano na po, pag construction, yung trabaho talagang kailangan po ng carbs niyan. Kaya may pabigas po tayo. Yan, dinala po namin. Yan, check po natin yung dito. Yan, ito po yung tindahan. Ito po pala yung banyo ng tindahan. So yan o, inalis po natin lahat ng bakal dyan, tapos pinalitan po natin. Tapos yan po yung banyo, yung pong septic tank. Yan, start na po silang maghukay. Yan, so ongoing na po yung pag-finish po natin dito. Pati po yung pagtatiles po natin. Pagtatiles po ng mga boys. O, tingnan po natin yung mga tile design po na pinili po natin dito. Yan, pinapa-prepare na rin po yung mga walls, lahat po ng walls sa loob, sa labas. Pinapa-prepare na po natin. Once na na-prepare na po lahat ng walls, doon po natin simulan yung pagpipintura. Pati po pala yung mga grills po natin na na-install na rin. Yan, pati sa labas na masilyahan na po. Konti na lang po. Konting masilya, konting liha na lang po. Matapos na po yung preparation po natin dito. Check po natin sa may likuran. Yan, ito naman po yung sa mga yung naka likurang part po ng bahay. Yan, taas po niyang tignan dito sa portion na to. Since dito po yung elevation po ng bahay. Tapos yung mga gutter po pala natin, kulay dark gray po. Tapos yung mga spandrel po natin, yan, kulay puti. Pasok po tayo para makita po natin yung progress sa loob. So pati po yung kisame po natin na start na po nilang masilihan. Pati po yung electrical po natin dito, okay na. Yan, so pagpasok po, ito po yung TV wall po natin. Yan na. Malubang po tingnan yung bahay kasi open concept po siya. Yan, balik po ako sa may main entrance po natin. Ayan ah, pahaba po yung bahay. Ayan, so yung pong lababa po natin, na-start na po na ating e-tiles. Ayan, ito po yung kulay na mga tiles na pinili po natin dito. Yung mga tile design, parang marble po siya na kulay gray. Yan, yung posing mga walls po natin is kulay puti. Yan, kaya pinili po natin dito is kulay gray para mag-complement po siya. Since light po yung kulay po ng mga walls po natin. Bali, yung request po ng client po natin, yung buong wall po ng bahay sa loob is kulay
kulay puti lang po siya. Yan. Tapos yung mga cells po natin dito, kulay gray po na marble design. Yan, parang natural rock po yung kulay ng mga cells po natin dito. Sa centrification po natin. Tapos check po natin yung mga tiles po natin sa may banyo. Yan, kulay puti. Kulay white po. Yan, marble white yung design po dito sa wall po. Tapos yung flooring po natin, kulay gray po. Hindi pa nga lang po sa nag-flooring, pero kulay gray po yung flooring po natin na matte tile para hindi po siya madulas. Punta po tayo sa may master's bedroom. Ayan, master's bedroom. Okay na po yung dito. Tiles na po. Ayan, nagmumukha ng maluwang since napinturahan na po. Yung sisame, kulay puti. Yung wall, kulay puti. Yung flooring po natin, kulay puti. Ayan, nas maluwang po siyang tignan. Tapos yung banyo, same din po yung kulay niya. Kulay white din. So identical lang po yung design po ng mga wall tiles po natin sa master, sa tsaka po sa common. Kulay puti rin po. Ayan, tapos yung kwarto po natin dito, kulay white din po. Ayan, nagmamasa na rin po sila. Kulay puti. Ayan, kulay puti rin po yung dito. Ayan, tapos po pala yung wiring po natin ng CCTV. Ayan, dito po siya. Ayan, wiring na CCTV nandito. So, nagpa-add na po ng CCTV yung mga client po natin. Since nag-offer na rin po tayo ng mga CCTV. Ayan, dito po yung magiging monitor po niyan natin. Ayan, yun po yung mga wiring po niya. At tapos mga ka-blessed, yung stove po natin pala dito sa kitchen natin. Ayan, dito po siya. So may portion na to. Tapos kung papansin niyo po yung wall natin dito. Meron pong wall dito. Bali, partition po siya. Kasi maglalagay po ng fridge dito. Yung ref po nila. Ayan, dito po lalagay. Tapos kung maglalagay po kayo ng parang shelves po dito para sa mga para sa kitchen, yan pwede rin po. Yan, para hindi po siya masyadong exposed. Yan kung maglalagay po kayo ng mga gamit dito. Yan, tapos na po natin yung sa may dirty kitchen. Yan, nagla-lunch na po yung mga boys. Yan, sa dirty kitchen po natin. Yan, dito po siya. Yan, tapos yung sa likod po. Yan po yung view natin, no? Napaganda. Napakaliwalas, napaka-pesko po. Ayan, farmist life yung view po natin dito. Ayan mga ka-blessed, yan po yung mga pinakahuling update po natin sa site po natin sa may Nueva Ecija. Mga ka-blessed, nandito naman po tayo sa site po natin sa San Isidro. Ayan, ongoing na po yung paglalagay po ng mga, ano, ng mga mirror dito. Ayan, yung mga window po natin. Yan, mga kulay ng window po pala dito na pinili po ng mga client po natin is kulay white po. Tapos mirror po yung sa labas po niya. Yan. So ongoing po, siguro po hanggang bukas matatapos na po nila yung installation. Hindi bukas, baka until mamayang hapon po. Yan, matapos na po yung installation ng mga window po natin dito. Yan, let's check po natin yung isang renovation project po natin dito. Ayan, kapit-bahay po ng mga client po natin. Ayan, nasa side po tayo ng bahay ngayon. Ayan, yan po yung viewing deck. Ayan na po, yan po yung viewing deck niyan. Ayan o. Tapos i-finish na rin po niyan to. Yan, kasi nakapagmasilya na po sila dito. Pag-start na po silang magmasilya.
nag-start na rin po silang mag-framing ng roof. Naglalagay na po sila ng gutter. Natras po ako dito para makita niya po siya. Yung mga gutter po pala natin dito, kulay dark gray po. Yan pa rin po yung roofing po natin, kulay dark gray din po. Check po natin yung sa loob. Yan, so ongoing na po yung pag-frame po nila ng kisame. Yan o, si Momon. Yan, nag-roofing po natin. Yan, so halos magkasabay po yan. Once na natapos na po yung mga gutter po natin, lalatagan na po yung yera po natin dito. Tapos kasabay na po yung pag-kisame po nila. Yan, yung sa mga kwarto po, ay meron na pong framing yung mga ceiling po natin. Yan, tapos yung dito, start na po siya sa may sala. Yan po pala yung sala niyan. Tapos dito po yung dining tapos kitchen. Yan, so tuloy-tuloy po yung finishing po natin dito. Yan mga kablasa, dito naman po yung sa left side po ng bahay na nire-renovate po natin. Yan, left side po. Bali yung total floor area po pala ng bahay na to, nasa 80 square meters po. Yan, sa kabila po, nasa 130 square meters. Yung dito naman po nasa 80 square meters. Mga kablessed, yan po muna yung pinakahuling update po natin sa mga sites po natin. Yan, maraming salamat po for tuning in sa ating pong vlog ngayong araw. Mag-iwag po tayong lahat at pagpalain po tayo ng Panginoon.